Marahil ay napapaisip ka kung paano naging Diyos ang mga pusa, na kahit sa iyong panaginip ay hindi mo ito mapapanaginipan. Hi, it's Identity Bertie here. Ngayon, alamin natin ang dahilan kung bakit naging Diyos ang mga pusa. Hindi lingid sa ating kaalaman na ang mga pusa ay isang alaga sa bahay na tagapuksa ng daga at mga insektong pakalat-kalat. Ang pagkakaroon ng alagang pusa ay nakakawala ng stress mula sa nakakapagod na trabaho. Maraming pag-aaral na nagawa na malaki ang ginhawa at tulong ng pag-aalaga ng pusa dahil sa maaari mo silang makalaro sa tuwing sila ay naglalambing. Pero ang tanong, paano sila naging Diyos? Sa sinaunang panahon ng mga taga-Ehipto, itinuturing ng ancient Egypt ang mga pusa bilang sagrado o Diyos. Ito ay dahil sa kakaibang kakayahan taglay nila. Ngunit, bago pa man maimbento ang mga makabagong teknolohiya na meron tayo sa ngayon, alam na ng mga Egyptian ang kakaibang kakayahan ng mga pusa na may kakayahang makadetect ng liwanag o spectrum na hindi visible sa mata ng mga tao. Ito ang dahilan kaya itinuturing ang mga pusa bilang guardian of energy world. Pinaniniwalaan rin sa ancient Egypt na ang mga pusa ay may kakayahang mabuhay sa kabilang dimensyon o realm, reality. Pinaniniwalaan rin sa ancient Egypt na ang mga pusa ay may kakayahang mabuhay sa labas ng ating physical world o three-dimensional realm. Nangyayari ito habang sila ay natutulog. Kung sa tao ay nangyayari ito sa anyo ng panaginip, iba ang sa pusa. Sila ay literal na may interaksyon sa mga nilalang o entity na nasa kabilang spectrum o vibration. Sa makatwid, halos kalahati o higit pa ng buhay ng isang pusa ay nilalaan niya sa ibang dimensyon. Kilala rin ang mga pusa bilang detektor ng energy at kaya nilang madetect ang mga uri ng enerhiya sa paligid. Ang isang pusa ay kadalasang na-attract sa malakas na enerhiya. Kaya kung napapansin mong lagi kang sinusundan ng pusa, hindi iyon nangangahulugan na nangihingi lamang ito sa iyo ng makakain. May kakaiba siyang enerhiyang na-detect sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit naging representasyon o simbolo ng witchcraft ang pusa. So, paano nga ba nagkaroon ng Diyos na pusa? Sa panahon ng ancient Egypt, ay meron silang sinasamba na pusang estatwa at ito ay si Bastet. Si Bastet ay ang goddess of womankind na pinagaharian niya ang mga kababaihan. Isang pusa ang kanyang simbolo na naglalarawan ng kanyang pagiging feminist. Ayon sa paglalarawan, si Bastet ay may katawang tao at ulo ng pusa. Ang diyosa na pusa na ito ay nakilala sa buong Egypt bilang isang mabangis na tagapagtanggol sa panahon ng klasikal. Lumitaw siya bilang Bastet, isang bahagyang balambot, mas banayad na pangangatawang tao. Siya ay tinuturing na isang domestikong pusa kaysa sa isang leon. Gayunpaman, dahil sa kanyang posisyon bilang isang tagapag-alaga, madalas siyang nakikita bilang isang tagapagtanggol ng mga ina bilang isang pusa sa kanyang mga kuting. Ang mga paniniwala sa mga Diyos ay inilatag sa sinaunang sibilisasyon ng Egypt mula sa sandali ng pagsisimula nito at ang mga karapatan ng paraon ay batay sa kanyang banal na pinagmulan. Gayunpaman, ang mga Diyos ay hindi palaging mabait. Sa makatwid upang makuha ang kanilang pabor, hindi lamang ang panalangin ang kinakailangan, kundi pati na rin ang iba't ibang mga handog. Ang mga Diyos na katulad ni Bastet ay sinasamba ng mga tao na pinapatakbo ng mga pari na kumikilos sa ngalan ng paraon. Sa gitna ng templo, mayroong isang ribulto ng Diyos o Diyosa ng Egypt kung kanino inaalay ang kulto. Ang mga templo ay hindi mga lugar ng pagsasamba sa publiko o pagpupulong. Karaniwang, ang pag-access sa personifikasyon ng Diyos at ritual ng pagsamba ay hiwalay sa labas ng mundo at magagamit lamang sa mga sumasamba. Sa panahon lamang ng ilang mga piyesta, opisyal at pagdiriwang ay inilalabas ang ribulto ng Diyos para sa panlahatang pagsamba. May alaga ka bang pusa?
ano-ano ang kakaibang kilos na napapansin mo sa kanya. Don't forget to like, share, and subscribe kung nagustuhan mo ang video na ito at para palagi kang updated sa mga i-upload ko na videos.